Hello mga kaibigan, mga ka-service, Victor Gilburion ulit at your service. Mayroon tayong may upload ngayon mga kaibigan, nagluto ako ng lumi. Kaya naisipan ko share ko to, baka sakaling merong magka-interest at magkakaroon siya ng idea sa diskarte ng pagluluto ko. Okay, intro na natin mga kaibigan. Yun mga kaibigan, mga ka-service, mayroon din tayong lulutuin ngayon. So, linggo, araw ng linggo. Ay, walang magawa, di luto-luto lang muna. Ayan mga kaibigan, yung mga ricado natin. Ayan, mayroon tayong yun, kasama na yung bitsin, no? Dami. Mayroon tayong bawang, sibuyas, luya, kalagyan natin ng konting carrots. So ito yung pa natin sahog mga kaibigan. Ito yung atay balon-balonan sa mayroong konting laman. So ang lulutuin natin mga kaibigan ay lumi. Yun. Kailangan ng sabaw mga kaibigan para mas masarap ang pakiramdam pag nakahigop ng sabaw. Tapos ito yung gulay natin, yung pitsay bagyo. Yun, no? Pitsay bagyo ba to? Hindi ah. Ayun, di bali na, basta may gulay tayo. Ayun, yung lumi. Ayan, mga ricado. Yung atay balon-balona natin sa konting laman yon. At tayo ngayon ay maglulumi. Okay, mamaya ulit mga kaibigan. So mga kaibigan, eto na. Papainitin na natin yung kaldero at lagyan natin ng mantika kasi. Iba naman ang proseso ng mga proseso nito mga kaibigan. Kasi kung yung dati, yung karne natin, sasabay, pagsasabay-sabayin ko sa mga ricado, kung sa manok yun, na tinula, ganun. Pero dito, kasi atay balon-balonan yung sahog natin, kailangan natin mga kaibigan ng gisa. Igigisa natin yan mga kaibigan. Sumainit na. Maglalagay na tayo ng konting mantika. Yun. Okay na yun. So, paiinitin natin yan at ilagay na natin yung ricado. Kasi, kaya ginisa ko mga kaibigan kasi atay balon-balulan yan, medyo ano, medyo malansa siya. Kailangan natin talagang pwersahang alisin yung lansa sa pamamagitan ng paggisa ng mga ricado. Ayun mga kaibigan, paiinitin natin yan. Tapos unti isa-isa natin ilalagay yung mga ricado natin. Kasi kailangan mga kaibigan ano eh. Igigisa siya. Hindi siya kagaya ng laman na kaya lang pagsabayin. Baka patutuyon sa sariling sabaw eh. Ito kasi atay balon-balonan medyo malansa siya. Kaya kailangan gisa talaga rito. Ayun. Mainit na. Mainit na mga kaibigan. So, wala na tayo na ano. Medyo malakas ata apoy ah. Hinahan konti. Ayun. So yun. Mangin natin ah. Yun, luya. Luya muna mga kaibigan. Aantayin lang natin mga kaibigan, medyo matuyo yung ano, luya. Medyo magkulay ano lang, kulay brown.
Tapos sunod naman natin yung bawang. Apoy natin. Okay na. So, sunod natin yung bawang. Ayun. Para halos magkasabay lang sila. Nagkulay brown na yan natin yung luya natin. Tapos lagay naman natin yung sibuyas natin. Natuyo na yung mantika natin. So, tama lang yun. Huwag masyadong maraming mantika kasi masyadong mantika ang sabaw niyan. Pag nilagyan mo ng sabaw, lulutang yung mantika niyan. Kahit nakikita mo, wala na. Pero pag nilagyan mo ng sabaw yan, pag sobrang daming mantika, lalabas uli yan. Ayan, tuyo na. Yun. Sunod naman natin mga kaibigan. Yung yun, yung Ricardo natin, yung atay balon-balonan. Ayun. Ayun. Gagawin natin mga kaibigan. Dito na natin din patutuyuin natin. Patutuyuin na natin ito sa sariling sabaw. Pag natuyo na yung mga kaibigan sa sariling sabaw niya, ang gagawin natin is lalagyan na natin ng sabaw. Pero dapat pala mga kaibigan, habang pinapatuyo niyo siya, lagyan niyo na siya ng yun. Kailangan na natin ito mga kaibigan. Yung asin para yung lasa niya manunuot na doon sa laman ng atay balon-balonan. Yan, kahit medyo marami ilagay niyo asin mga kaibigan, lalagyan pa naman natin ng sabaw yan. Importante lang na makapwesto ng gusto yung asin doon sa laman ng Ricardo natin, nung ano natin, sa hug natin, dun sa atay balon-balonan natin. Kailangan makasuot yung manunuot yung ano dun sa laman, yung alat, para nakakatulong yan para maalis yung lansa. So yun, ayos na yan. Papatutuyuin lang natin sa sariling sabaw. Sa sariling sabaw. Sariling kalabaw. Okay, mamaya ulit mga kaibigan. Okay, mga kaibigan. Ayan na. Patuyo na. Nausukan yung kamera natin. Yun. So, pagkaganyan mga kaibigan, patuyo na. Konti nila sabaw niya.
Lalagyan na natin ng sabaw. Tutubigan na natin yun. Boss mo nga po. Yun, yan. Tumutunog na siya. Sabihin yan, wala ng sabaw. Yun, lalagyan ng sabaw. Yun. Ganun yung diskarte, mga kaibigan. Pagkatiyo niyan, lagyan na ng sabaw. Sige, lagay lang. Op! Okay na yan. Dami na. So, yun. Pakukulin natin siya ulit, mga kaibigan. Saka naman natin ilagay yung mga ibang sangkap. Yung carrots, yung gulay. Yun. Saka, siguro, lagyan natin konting sili para medyo maanghang konti. Sa paminta, yun. Okay, mamaya ulit mga kaibigan. Papakita ko yung finished product niya. Okay, mamaya ulit. So yun mga kaibigan, kumulo na. Ilagay na natin yung lumi natin. Ito. Ayan, lagay na natin. Ayan. So, yun. Ilagay na natin yung lumi natin. Tapos, maya-maya konti, ilagay na rin natin yung gulay. Yan. Para mabilis lang mano yung lumi natin. Mabilis lang maluto yun. Luto na yun. Baka luto na yun eh. Iinitin na lang yun. Tapos itong gulay. So, piksay bagyo naman. Mabilis lang maluto yan. Ayun. Huwag na natin antayin kumulo pa. Kasi baka lulubo na ng gusto yung lumi natin. So, yun. Lagay na natin yung gulay natin. Yan. Ayos. So yun. So ano? Mga kaibigan, isang kulo lang kailangan yan. Ayos na yan mga kaibigan. Kasi pag hindi pwedeng patagalin natin kasi dapat yung gulay natin kulay green pa rin. Tsaka yung lumi natin, hindi masyadong mamamaga. Ayun, mamaya uli. Pabalikan natin yan, mga kaibigan. Pagkaluto na siya. Okay. Ayun, mga kaibigan, tingnan na natin. Okay. Yun na yung finished product natin, mga kaibigan. No? Tingnan mo, green pa yung gulay. Yan ang tama. Talaga. Green na green pa yung gulay. Hindi yung kukulay brown na. Wala nang vitamins yun. Yun. Okay. Alam na kung anong kasunod yan. Kainan na. Okay. Ayos na yung vlog natin ngayon. Okay. Mga kaibigan, mga ka-service. Isang magandang araw sa ating lahat. Isang magandang araw na Linggo. At ako ay mag-iwan ng mga katagang. Tayo ay mag-ingat lang palagi sa likod ng pagsubok. Tayo'y hindi pababayaan ni Lord. Okay. Ingat. Bye-bye.